But they made light of it and went their ways, one to his farm, one to his merchandise. Okay na yan. Let's pray. Panginoon, maraming salamat sa salita niyo po na napakapangyarihan. Ito nagtuturo sa amin kung kami makikinig, Panginoon. We pray na kami po makikinig. Tapos sinusuhin na yung Panginoon. Ginagawa namin dito, Panginoon. Kaya pong malalati. In Jesus' name we pray. Amen. Maka po na po. Okay. So sabi dyan, so ito ay isa sa maraming pagkakataon na sabi dyan ay nagsasalita naman siya ng parable. Ano yung sabi ng parable? Yung ano, kwento ng may heavenly meaning. Water. Kwento na makalupa pero may heavenly meaning. Sabi, malalim. Hindi niya basta sinabi yan. Hindi lang siya nagkukwento para mag-entertain. Okay? Siya yung nagkukwento para magturo. Okay? So sa lahat, napakaraming pagkakataon, si Jesus nagtuturo. Bakit kaya? Ano bang kailangan natin sa buhay? Kalokohan ba? Anong kailangan natin? Mag-aral. Kasi lagi yan, yun ang dadagdag sa'yo. Parang isang, bakit, hindi ka pwede sabihin gasolina. Ang sasakyan, tumatakbo sa gasolina. Pero yung karunungan, naiipon. Okay, hindi pwede sabihin ano eh, gasolina, nauubos eh. So, tayo natututo, parang ganun din, tayo tumatakbo sa karunungan, kaso, maganda, hindi na, sinira mo naman yan. Ayan, dahil natututo kayo, di ba? Yung mga, yan, mga ganyang bagay, hindi sinisira. Di ba? Ba't may sirain yung isang bahay? Kung natin, mayroon ditong, ano, sirain ko kaya itong Bible na to. Sirain ko kaya yung pulpit. Sirain ko yung upuan. Diba? So, yung marunong na tao, hindi na inira. Okay? Lagi nagbe-build up. Actually, minsan, nagisira din. Pero, sinisira natin yung masama. Diba? Isira yung bay mabuti? So, ano yung gagawin natin lagi? Matuto. Okay, kaya nag-aaral lagi tayo. Dito, laro. Okay? So, ngayon ito, magtuturo na naman si Jesus. Bakit parable? Ba't di nilang nilawin? Tanong ni Daddy last time, di ba? Para mag-isip sila. Para mag-isip. Tapos yung iba? Ano? Madali. Eh, ba't di nilang nilinawan? Para madali. Ano? Oh, mahirap nga yung parable eh. Pwede, parang mag-search, parang mag-aral. Pero yung iba, actually, parang hindi maintindihan ng iba. Kasi sabi. Yun ang totoo. Kasi, yung iba, kasi sobrang tigas ng ulo, hindi na rin matuto eh. So, yung gagawin ng Panginoon sa kanila, kaya na sila sa kamangmangan. Okay? Doon hindi natin normal na maririnig yun. May time na ganun, kaya matakot kayo. Hindi kayo kanil, niloloko niyo yung Diyos. Ha? Ibig sabihin, Saka na huwag tanong. Oh, so ito na, magtuturo na siya. Sabi, the kingdom of heaven, lakasan niyo, ready, go. The kingdom of heaven is like unto a certain king which made a marriage for his son. Okay, so again, ang parable, nag-umpisa sa setting. Okay, kasi parang maintindihan natin, hindi mo pwedeng ano eh. So lahat na may kinalaman. So sabi dyan, ano yung kingdom of heaven? Anong kingdom of heaven? Pwede mo sabihin langit, pwedeng mong sabihin kung saan ang Diyos ay nag-ooperate. Of course, sa church, pwede mo sabihin na hindi naman literal, ito yung kingdom of heaven. Pero syempre, siya yung nasa langit, siya yung nag-ahari, especially sa church. Kung ang church ay sumusunod sa kanya. Pag hindi, parang di siya nag-ahari, di ba? So, ganun yun. So, kahit ang mga hari, pag pinag-aralan nyo yan, ang nag-establish sa kanila, minsan yung tao rin. Okay, again, hindi yung perfect will of God, pero sinakyan na yan ng Diyos. Dahil sa katigasan ng ulo nila. Gusto nilang gayahin yung mali, inayaan ng Diyos.
Ginawa na parang illustration. Sige, dapat ako hari nyo eh. Eh, ayaw nyo. So, nakita nila na yung pagsuway nila, lalo sila napasama. Ganun din kayo. Okay? Matandaan na kayo, eh, ano kayong gagawin ko? Susunod kaya ako? Hindi. Diba? Pinipili nyo yun, diba? Automatic ba kayo na sumusunod? O automatic yung sumusuway? Automatic ba yun? Diba namimili kayo? Pag sinabihan kayo, oh, dito, punta kayo dito. Namimili ka ngayon. Punta ba ako talaga? O, sumunod ka, kumanta ka. Lalakasan ko. Oh, hindi, hindi ko na kaya. Sinungaling pa. Diba? So, mag-isinungaling kaya ako, mamimili ka pa rin. So, lahat siya pinipili natin. So, yung nangyari kwento dito, ganun. No, merong kasalan, okay? Tapos, may kasalan, ano nangyari? Ano may sa kasalan? Ito, handaan. Ano may sa handaan? Pwedeng kainan, handaan. Yan, dito, marami sinabi dito. Handaan. Bakit may handaan? Hindi ko alam. Siguro, yung masaya eh. So, yan. So, sa handaan, may kinukumbida. Hindi naman lahat yun para sa'yo eh. Kaya ka naganda ng pagkain, hindi lang para lamunin mo mag-isa, di ba? So, para masaya, nag-iimbita ka. Ano nangyari sa imbita? Okay, sabi dito, sent for the servants to call them that were bidden. Ano yung bidden? Kinumbida or parang inutusan, parang ganun. Pero dito is pag-bid, parang inimbita. Okay, and they would not come. Okay, so, saan ka nakakita ng ganun? Ayaw pumunta. Kahit sa atin, di ba? Sa church, invited ka sa church, invited ka makinig, invited ka magbasa ng Bible. Ginagawa ba lagi? Peter, ginagawa ba lagi? Magbasa ng Bible? Minsan hindi, di ba? So kasi nga namimili kayo, kaya katulad dyan, pagkanta. Namimili kaya ako, nung kakanta kaya ako malakas? Parang paulit-ulit na ang sinasabi sa akin yun. Hindi, pipiliin ko pa rin, ano, kunwari, hindi ako malakas kumanta. Pero pag nagtawanan, ang lakas kumanta. Ang lakas ng boses. Diba? So, ganun din to. Actually, mabigat tong ano ng Panginoon dito eh. Binuhin mo handaan na, imbitado ka na, hindi ka pa pupunta. Kasi ang hirap pumunta, diba? Umuulan, maambon. Diba? Tama bang dahilan yon? Tama ba dahilan yon? Pinaghandaan yon, inimbita ka, hindi naman inimbita lahat. Sayang yung pagkain, no? Hari yung nag-ano sa'yo, tapos hindi ka pupunta. Mahirap ba pumunta? Minsan mahirap, pero kung tamad ka, talaga mahirap. Diba, mahirap bang kumanta? Ha? Bubukas mo lang yung bibig mo, kakanta ka. Mahirap ba yon? Kailangan ba natin gawin yon? Kaya nga ating ginagawa dito eh. Kailangan natin gawin. Tsaka commandment yan. Sabi sa Bible, ang pinakamaraming commandment, paulit-ulit, is praise the Lord. So pag hindi ka sumusunod doon, anong tawag sa'yo? Hindi ka sumusunod, di ba? Matigas ang ulo mo. So ganun din dito. Pero maganda dito, kainan na to eh, pambihira naman. Oh. Hindi na to tabawa. Tabawa tayo ngayon, magwalis tayo para malinis, di ba? Papawisan ka. Ito kainan na. So ano sinisimbolize ito? Ha? Okay, minsan-minsan mahirap pa umatin, minsan mahirap pumunta. No, ang sinisimbolize ito yung magandang mga bagay kung saan tayo inibita ng Diyos. Maglingkod sa Kanya. Yeah, sumamba, kumanta. Alam niyo ba yung iba, walang privilege kumanta kasi na naloko na sila, na brainwash na sila. Gusto nila yung puro makalupa. Puro Kanye West, mga ganyan, mga baliw yun eh. Kaso, yun ang gusto nila kasi yun ang, yun, mga bata, madaling pasayawin yan, di ba? Kasi, yung, ang gusto lang nilang gawin, yung kala nila ay entitled silang gawin. Kasi nga sila ay, siyempre, tao, lahat naman tayo tao, pero pinipili mo yan eh, di ba? Pinipili mo yan, makakanta ba ako? Hindi.
Papunta ba ako sa church? Hindi. Maaga ba ako pupunta? Hindi. Susuklay ba ako? Hindi. Mamadali ba ako? Hindi. Di ba? Iniisip mo yun eh. So dito, ang picture nito, yung magandang bagay, ang daming iniimbita ng Diyos, maglingkod tayo sa Kanya. No, mag-feast tayo sa salita ng Diyos. No, basahin mo, pag-aralan mo, sabay-sabay tayo. Di ba alam nyo yun, lagi tayong imbitado dyan. So yung mga tagalabas, medyo may ibang pacto din, kaya hindi nakakapunta. So tayong andito na, oh, ba't di pa tayo makapunta na maaga? Di ba? Mas kakanta lang, wala pa. Okay? Ayun, sabi nyo, pag sinabing sa Bible, and they would not, ibig sabihin na ayaw nila. Okay? Sabi nga nila, may paraan kung gusto may paraan, may, kung ayaw, may dahilan. Huwag nyo nang isipin na magdadahilan ako. Alam din naman eh. Okay? At di lang, sabi pa, ito, nagdahilan talaga mga nagsinungaling. Tingnan nyo. And he sent forth other servants saying, tell them which will be then, no? Inimbita na, ayaw, inimbita ulit. So na yung picture nito again, yung gusto ng Diyos pagawa sa atin, maganda to, maayos to. Diba? Ayan, sabi, behold, I have prepared my dinner. May, oh, inisa-isa pa, no? Ani oxen. Nako, pag may nagpakain ng baka dito, mahal yan. Kahit ngayon. Ano pa yung fatlings? Yung pinataba, no? Kung ano man yan. So, baka, baboy, or chicken. But fatling? Kasi pinataba, para masarap kainin. Diba? Dito yung kung ano-ano. Talagang kung ano yung ano, pinakain sa kanya. Walang ginawa, kundi kumain. Ang sarap din niyang kainin. Ganun yun. Okay, so pinatay na. Ibig sabihin, handa na. And all things are ready. Come unto the marriage. So, kung hindi nyo alam, sure, alam nyo na rin, di ba? Tinawag yung sa rapture, tsaka yung sa, sabi nga nila, the marriage supper of the Lamb. At the end times, yung mga believers in Christ, no? Old Testament and New Testament saints, ay parang magiging bride ni Jesus. So, parang magkakaroon ng marriage dun. So, handaan din yun. So, parang ganito rin yun eh. So ngayon, itong mga sinasolwi natin, pero kahit tayo, sa atin naman, ligtas na tayo dito, pero ang invitation sa atin, gumawa pa tayo na mas maganda. Diba? Maglilingkod ka na rin lang, ba't di mo paggawin na maayos? Diba? Kakanta ka na rin lang. Maayos na, hindi naman kailangan napagaling. Diba? Diba tayo sinasabi, bakit ang buhos mo? Huwag kumanta. Tayo ganun eh, pero yung effort ba, na ang Diyos na pinupuri mo, tas ayaw mo. Tinatanggihan mo. Yun ang mali, di ba? Yung sabi dyan, no, come! No? Iniimbitahan tayo ng Panginoon pumunta at gawin ang dapat tama nating gawin. Okay? Ito yung mga dahilan din. No? Bakit nila ayaw? Ito sabi dito, and they made light of it. Anong sabihin ng made light of it? No? Ibig sabihin, alam niyo yung grave, pag sinabing grave, seryoso. Pag sinabing heavy, mabigat. Maglight, magano, saps. Okay lang, next year na lang. Ay, lang pala eh. Ligtas naman ako, okay na yun. Kahit wala na masyadong reward, di na masaya sa akin ng Diyos. Di ba? Sinabing made light of it, okay lang yan. Medyo tatawa-tawa pa. Yun yun. Sinabi sa'yo sa labas na ano yung sasabi sa labas? Take it lightly. No, yung sabihin ng take it lightly. Huwag masyadong mabigat. No? Huwag mong dibdibi. Huwag mong seryosohin. Okay, yan ang light. Ito ang ginagawa. Inimbita sila. Inimbita ulit. Ibig sabihin, hindi nila naintindihan yung kabigatan no, na yung service uutusan na naman. Para lang papuntahin na naman sila. Okay, so tayo, ganyan tayo. Iniimbita tayo, maging maaga, maglingkod, na maayos, mag-aral, maging seryoso. Salita ng Diyos, maglingkod, ng maayos din. Kasi pagsan, naglilingkod tayo kasi wala tayong choice, yung mga bata. Schedule lang solwin. Sige, sige na nga. Ano, hinahatak pa. Nigising pa. Okay?
So dating yung edad na hindi ka na dapat ginigising. Alam mo na yan eh. Wednesday kahapon, ano ngayon? Oh. Anong oras na? Oh? So anong ginawa nila? Tingnan mo. Hindi sila pwedeng manatili lang. Ang ginagawa ng mga Kristiyano, pag gusto nating to make light of the word of God and the work of God, ano gagawin natin? Pupunta ka sa ibang bagay. Kaya sabihin niyo pa, ano yung mga excuse? Mag-aaral ako, yung mga estudyante. Nagtabaho ako. Next week na lang. Hanggang next year na. Wala na. Diba? So, hindi maganda. At sabi nyo, went their way. So, yung sabihin, sa kanilang kaparaanan. Gusto mong gawin, gusto ng Panginoon, itong gawin mo, iniimbitahan ka dito. Ito, meron ako eh. Ah, may feast ka dyan, may office ako dito. May ano ka dyan, kasiyahan ka dyan. Gagawa ko sarili kong kasiyahan. Ayaw nang sa Diyos. Ba't ganun? Huh? Yung isa sa farm, yung isa sa trabaho, merchandise. Kailangan mo bang gawin lagi yan? Diba? Ikaw subukan mong gumastos ka, invite. In-invite ka, hindi yan basta-basta. Okay? Magagalit sa'yo yung nag-invite sa'yo. Diba? Ngayon, kung walang kwenta naman yun, di okay lang. Kaso ito, kasal to ng anak niya. Diba? So, importante sa kanya yun. Tapos, sa ibang inimbida, hindi importante. Hindi importante sa yung inimbita ka. Eh kung hindi ka na imbitahin. Ha? Ngayon, next year na lang pupunta ako, hindi ka na inimbita. Oh, alam niyo ganoon tayo mga Kristiyano, yung mga unsaved, pwede itong calling na maligtas. Pero sa mga saved, sa paglilingkod. Eh saka na ako maglilingkod. Ano nang gagawin ko dito? Hindi na ako makikinig. Saka na lang ako makikinig, next week hindi ka na inimbita. Okay, namatay ka na. Either namatay ka, nabingi ka. O paano na? Diba? O wala ng church. O, nakakita pa yung mga bata dyan na kahit saan na lang. Matanda na, bata. Diba? Ina-invite mo yun sa church, pero ayaw. Minsan okay, parang okay. Minsan ayaw. Kasi pinipili nga natin, katulad yung mga to. No? Supposedly, napaka-importanting bagay, they made light of it. Pwede pa naman next week yun eh. Buhay ka pa kaya next week. Ano hinahabol natin sa mga ligtas na? Eh, ligtas na ako eh. Ano hinahabol natin? Ba't kailangan natin maglingkod? No, ngayon ka sumagot. Ligtas na ako eh. Lilingkod pa ba ako? Nang? Para ano, ma-save yung iba, pwede. Sa'yo, para sa'yo, ano? Para may reason na save ka. Para may rewards. Yes. Diba? Hindi masama yun. Yes. Diyan mo na pakita yung ano, hindi naman selfish yan. Kasi nga, Diyos ang magbibigay. Pag ang Diyos ang magbibigay ng rewards, condition niya, okay? Masama ba yun? Okay, dito na lang kayo makinig. Dito na nga yung ano eh. Kaya pag inimbita kayo, gawin nyo. Pumunta kayo. Magsabing, mag-worship tayo, kumanta tayo, maaga tayo, magbasa tayo, intindi natin. Kailangan sumago, tumahimik. Diba? May panahon sa lahat ng bagay eh. May panahon para tumahimik, may panahon para magsalita. Pag tinanong ka naman, pag ayaw mo din, hindi ka rin sasagot. Nakita niyo yun? So, don't make light of the word of God, of the work of God. May ibig sabihin yun, pag hindi kayo naimbata, tumanda ka na, ang dami ko na nakitang ganun, lumaki sa church. So, kung naglingkod lang sana, nagtapat lang, nagbasa, nakinig, siniryoso yung pinipreach dito, ang ganda na ng buhay ng bata ngayon, marami. Madami.
Pero yung wala, bandang ulit, tanda na, tumanda ka, wala kang pinagkatandaan. Inaalala mo na lang yung mga pagkakataon, dapat pala, nagtapat ako, dapat pala, wala na. No? Darating yung panahon na yun, kaya sabihin na lagi yung panahon, hindi nga eh. Malumpo ka ngayon. Ano, magkasakit ka. Ano din nyo ba yun? Anytime pwede dumating yun. Kaya kung kailangan maglilingkod, kailangan mag-aayos, laging ngayon. Laging ngayon. Bata pa ako eh. Mas marami ka sanang magiging reward. Bata ka pa pala eh. Okay lang ka magtitino. Kahit kailan, di pwede ba yung sakana, gawin ng mabuon mali. Anytime yan. Pag nakita mo, naitindihan mo yung tama, ito yung mali. The earliest possible time, gawin mo na yung tama. Iwasan mo na yung mali. And the remnant took his servant, ano yung remnant? And it treated them spitefully and slew them. Mabihira, no? Inutusan lang na magkumbida. Kasi siguro, kasi talagang ano eh, na siguro, convict din sila. No? Siguro, alam nyo ba kahit sa politiko ngayon, ganyan daw yun. Kaya mahirap din maging ano eh. Pag inimbitahan ka rin dyan, pag may sinabi yung mga mataas na tao, pag hindi ka nag, ano? Nari po, yung ano, totoo daw yung pag hindi kayo binoto, na hindi, yung mga presidente, dito talo siya sa lugar na to, tapos dito panalo siya. Alam nyo ba yung ginagawa nila sa mga place na talo sila? Ano ginagawa? Minsan, di binibigay ng dapat sa kanila, hinuhuli. Ganyan yun. Okay, again, hindi ko sinasabing tama yung pero gano'n ang tao. At minsan, tama rin naman. Katulad ko, kunwari, apat ang anak ko. Yung isa, loko-loko, yung isa, medyo lang, yung isa, mabait. Yung isa, masuno rin. Eh, kanino ko ibibigay yung reward? Doon sa loko-loko? Hindi. Diba, syempre doon sa masuno rin para gayahin ng iba, ay, ganun pala ang gusto ni tatay. Si tatay pala magbibigay ng reward. Ikaw ba yun? Tiyan na? Oh, tama yung clap-clap eh. Very good eh. Diba, napakasimple nito eh. Pero itong mga to, bakit daw pinatay? Hindi natin sinabi dito, pero pwede natin makita dito, ano? Kasi nga, pag sinabi, ay, sino ba yung hindi pumunta dyan? Ito po, sabi ng servant, oh, ito po, hari. Ito po yung mga hindi pumunta. Sabi dito, entreated them spitefully. Ano yung spitefully? Ano yung spite? Ibig sabihin, mababa yung tingin. Siguro sinabi nun, hindi naman ano yun. Hindi naman masarap yung luto dyan eh. Baka ganyan lang yung handa dyan eh. Baka baboy na naman na ano. Inano pa, di ba? Kasi iba pinatay. Kaya nakikita ko dito, bakit pinatay, para hindi na malaman, no? Na, ay, itong mga to pala, ayaw nyo, ha? O, sige, ano nangyari ngayon? And when the king heard thereof, he was wroth, and he sent his armies, and destroyed those murderers, and burned up their cities. So ngayon, kala mo yung hari mabait, ang Diyos mabait, puro imbita siya sa mga gandang bagay, di ba? Ganun ang Diyos eh. Totoo naman yun. Kaso, paano pag inabuso mo siya? Diba? May servant lang naman yun. Maraming servant ng Diyos eh. Patayin natin. Diba? Asarin natin. Diba? Asarin natin to. Hindi naman to papalag eh. Mga linggo ng Diyos, mga gano'n minsan. Nakakaawang minsan eh. Kaya, pinakita ng Diyos dito ang kanyang other side. Diba? Ang Diyos ay mabuti, kaso siya din ay malupit. Yan ang di natin alam minsan. Kaya ang ginawa niya, sinunog ng army, pinatay sila, at sinunog pa yung kanilang city. So, anong lesson dito? Obviously, don't make light of God. Okay? Pag sinabi ng, ganyan, binabasa niyo yung Bible, wala akong tinatago sa inyo, basahin niyo. Ano sinasabi? Meron ba akong sinabi dito hindi ayon sa Diyos? Sa salita ng Diyos. Lahat yung sinasabi ko lang eh. Ni-interpret ko lang, hindi ko rin kaya ang dagdagan, bawasan ba yan? Kasi andyan na yung lahat. Okay? Ano, tatanggi pa ba kayo sa Diyos? Natanggi pa rin kayo, pero sana hindi.
kasi may consequence ang pagtanggi sa Diyos. Okay? Ito na yung medyo maganda na. Okay, medyo tapos tayo sa malungkot. Bilis lang tayo din ngayon. Okay, sabi dito, then said he to his servants, okay, patay na yung mga loko-loko. Sabi ng hari, handa na yung ali. Handa na. Oh, may handa, may pecha na, ayaw ng mga, ano, inumbida. Sabi dito, they are not worthy. Okay, may aral na naman dito. Minsan pala, yung mga hindi pumupunta, ano, hindi sila worthy. So parang ano, may mga kilala akong ganyan eh. Dito tuturuan kami sa school, sa opisina, o magbibihis ka na maayos. Hindi magbibihis na maayos. Diba? Dito mga ini-invite natin, no? Punta tayo sa church, pag-aaralan natin ang salita ng Diyos. Ganda, diba? Pero hindi sila pupunta dahil mabaho dito or something, diba? Pupunta sila kasi, ay hindi sila pupunta kasi sila mismo, nakikita nila hindi sila karapat-dapat, diba? Ngayon, sino ba karapat-dapat? Actually, yung mga nanampalataya lang. Kung titignan nyo, sabihin, ikaw ba, karapat-dapat ka? Diba? Karapat-dapat ba kayo? Karapat? Hindi rin eh. Ang totoo, kasi ginawa mong karapat-dapat yung sarili mo kasi nagtiwala ka sa Diyos. Inimbita ka nga, sabihin mo, di ka karapat-dapat. Tama ba yun? Ba't ka inimbita? So alam nyo, ang actually pinaka-inaano dito, babalik na tayo sa mga Udyo. Sila yun eh. Yung nation nila, sa kanila pinagkatiwala yung salita ng Diyos, yung history ng paggamit sa kanila ng Diyos, aba, ayaw. Ano sabi ng Diyos ngayon? Okay? Go ye therefore, okay? Familiar ba? Go ye therefore. So sa mga Kristiyano, mga preacher, sa mga soul winner, go ye therefore into this whole nation. So dito ba sabi ito, go ye therefore into the highways and as men, ano yung highways? Oh, pero actually, hindi lang kalsada, no? Obviously, mga bahay din yun. Ibig sabihin, punta ka sa highway. Siyempre, sino yung pupunta mo? Mga bahay, mga kung ano man yan. Okay, pwede rin sa bahay kung sino yung makakuha mo dyan. Diba? So, diba ganun na ganun din yung kaligtasan? Minsan, gusto natin yung mag-anak natin, resyaran mo, ayaw. Diba? So, sino na lang nahatakin mo? Trabaho mo na yun. Kung sino na lang gusto? Diba? Yung mga Hudyo, sila yung una na una dyan, ayaw nila, bahala sila. Nakita nyo yan, mga bata? Ganun din kayo, sabihin nyo, ako, anak ako ng pastor, kahit anong mangyari, hindi rin. Pag matigas ang ulo mo, ang nauuna patuloy, sino mga maglilingkod? Yung mga ordinary member. No? Yun ang nangyayari, nakikita ko rin, pag mali rin yung ginagawa ng pabor yung mga anak ng pastor, hindi rin tama yun. Kaya sabi dito, di ba, nakikita nyo yung picture, parang nakakapanghinayang, na nakakaasal. Sayang. Yun ang pinakaano, sayang na sayang. May handaan, inayawan, pinatay pa sila. Maunang, di ko maintindihan to, pero yun, naintindihan ko na kasi nga, ganun yung intensity ng mga gusto ng Diyos na mangyari at ayaw na ng Diyos mangyari. Okay. Sabi dyan, oh, sige, ginawa nila. So the servants went out into the highways and gathered together all as many as they found. Okay? Both bad and good. Diba? Ibig sabihin sa ano, okay to, word dito kasi may damage yung iba, wala na. Sayang yung handa, sige. Nasa sino sa atin yun? So mga ganun, mga unsaved. Lahat iligtas mo. Yung iba dyan, may magandang history, dati ng Kristiyano. Okay? Anak ng Kristiyano, sige, mga maayos na tao, may mga ganun eh, maayos na tao, dadalhin sa church. Pero iba, hindi maayos na tao. Okay, wag lang reprobate ha. Pero iba, hindi maayos na tao, bakit ano, ba't iniimbita rin natin? Kasi nga, sayang. Sayang yung ganda ng hinanda sa atin ng Diyos. Yes, wala, lalangawin, sabi nga nila. Wala, wala maikinabang ng langit. Walang makikinabang ng magandang privilege na maging anak ng Diyos. Walang makikinabang. Hindi, ayaw ng Diyos nun. Kaya pag nag-soul winning tayo, yun ang nasa isip dapat natin. Sayang. Sayang na sayang. Hindi na pagkatiwala ng iba. Ibig sabihin ba na, sayangin na lang natin? Hindi. Imbitahan natin yung mga
mananampalataya sa Diyos, gugustuhin nila. Okay, iba, busog na ako eh. O, dito na sa mga gutom. Diba? Diyan muna tayo. Let's pray. Panginoon, maraming masalamat sa inyong mga salita pa ngayon. Napakaganda kahit sa ang bahagi. Ito po ay pakinabangan namin. Napakaraming aral, Panginoon, about your word, about your will, about what we should do, not do. We pray na kayo po ay laging malulati sa aming ginagawa. Tayo kayo po ay minamahal namin as our Father. We pray na kayo po magagabay. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.